Yun, what's up mga kamoto? So, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung bagong-bago ng AGB na helmet. AGB K6, kulay nito is nardo gray. Ang price niya is nasa 25,000 pesos sa pera natin, no? And then, ano nga ba mga kasama niya pagka bumili ka ng AGB K6? So, may kasama siyang sling bag, yan. Tela. Soft. Malambot. And then na yan. Yan to siya. So yung pakaraniwang AGB sling bag nakasama ng helmet pag binili mo. And then meron siyang chin curtain. So hindi pa nakakabit. Hindi katulad ng ibang mga AGB nakakabit na. And then ito meron siyang silicone oil for visor. Ayan. Manual and AGB stickers. Yung malaki at saka yung maliit na sticker. Ayan. Tsaka yung isang malaki. So, meron siyang ito. May optional to. Visor para sa AGB K6. So, visor SP1. Okay. Pinlock ready. Tinted 80%. So, ayan. Kung makikita nyo yung mechanism niya, ayan. Para siyang sa AGB Corsat, AGB Pista GP. Yeah. So, pinlock ready. And yung quick release system niya. So, legit original visor. And then, meron din siyang pinlock worth 2K pesos pag binili mo to. So, separated to pag binili mo. O, yan ha. I-20. For pinlock prepared AGB SP1 visor. So, yon AGB SP1 visor to. So, para sa kanya yan. Then, tingnan naman natin yung helmet. So, yung helmet ay ito. Ayan. Makikita nyo itsura niya. Nardo gray. Ganda. Ayan. Tapos yung likod. Ayan. So, wala siyang spoiler. Kung mapapansin nyo, kakaiba siya dun sa mga ibang AGB na patulis yung muso. Ito, medyo pa-round. Ayan. Kasi sport touring helmet siya. So, kung mapapansin nyo, medyo kamukha siya ng AGB, ano, ng Shoei NXR o RF 1200. Ayan. So, ito yung visor mechanism niya. Wait lang. Ito sa inyo. So, ayan. Pag binili nyo yan, meron na siyang kasama. Pipindutin nyo lang dito para mabuksan. Wait lang. Ayun. Pipindutin nyo para mabuksan. Kasi meron pa siyang ano eh. Meron pa siyang pag bumili ka, may nakalagay na ganyan para maabid yung damage pagka siniship yung item. So, ayan. Pag isinara natin yan, yan, kita nyo. Isa, dalawa, slightly open yan. And then, pagka sinara mo ulit, ayun, fully close. So, pag unang pindot mo dun sa dito sa visor mechanism niya, bubukas siya sa slightly open. So, pero nakalock pa rin yan. So, hindi siya malilipad ng hangin, hindi siya lilipad pataas. So, kaya pag in case of accident, hindi siya basta-basta kakalas. So, pag pinindot mo pa ulit yan, ayan, kailangan mo na siyang hilahin pataas para mag-disengage yung visor. At pwede mo na siyang iangat. So, ilan yung position ng ano niya? Ng visor niya? Isa, dalawa, tatlo. Ayun. Slightly open tsaka yung medyo half and then full. Ayan. So kung tutiis yun, apat eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima. Kasi sarado. Tapos pag pinindot mo, ayan, may awang para dyan pumasok yung hangin kung mainit. And then yung pangatlo is
Ayan, slightly open. Ayan. Yung pang-apat, half, kalahati lang. And then yung pang-lima is full, fully open na. So bagong-bago 'to ng AGB, So ayan, K6 helmet. And may nose guard din siya. Maganda yung nose guard niya. And so ito is ano, is yung intercom ready. Intercom ready na rin to. Ayan, kung makikita nyo, teka, sarang muna natin yung visor. Yun. Ayos, crispy. So yung kung makikita nyo, pagka bumili kayo nyan, nakikita nyo yung tatak na AGB sa D-ring. Double D-ring system yung lock nya. Yung system lock nya. So yun, double D-ring retention system. And then yung ikita nyo yan, yung mga homologation code. So tingnan natin kung anong code nya. So E3. So ayan, pumasa siya sa European standard. So pwedeng-pwede to sa atin. Kahit wala nang ICC stickers, accepted na yan sa atin, ha. Tandaan niyo yan, mga kamoto. So ayun. So ito emergency pull system. Once an aksidente ka, hihilahin lang to para madaling matanggal yung foam kung hindi mababad yun sa yung helmet, no. So itong space na to, pa yung ano, yung space dito para sa ito, sa chin curtain, mga kamoto. And then tingnan nyo natin yung loob. So yan, yan antibacterial fabric. Cotton. Yan, tulad ng sabi ko kanina, is intercom ready, no? So hindi ko mapapakita sa inyo kasi naka-ano. Pero dito sa banda dito, ayan oh. Nakakapa ako na may meron siyang slot para sa speakers. Ayan. Nakikita nyo banda dito. Ito, banda rito. Nandyan yung slot ng speaker. And then, dito sa harap, may nakikita akong sa pang binubuksan dito. Ah. Ba to? Ah, okay. Sa vent. Ayun. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Masara bumubukas. So, pataas. Pataas siya, nakasara. Pababa, nakabukas. Yan. Yung mga kamoto. And then, yung visor niya is ito. Yan. Homologated. E3 homologated. Oh. Tapos, yung vent niya dito sa taas is tatlo. Isa, dalawa, tatlo. So, yan. Yan. Tutulak mo lang patagilid pagbubuksan mo, yung dalawang magkabila, and then ito pataas, pagsasara mo pababa. Kahit may gloves ka, madali mo siyang makakapa. Ayan oh. Ang daling buksan. Crispy yung ano. Yung mga vent niya. And then sa likod, ngayon ito pagpasok ng hangin diyan, dito ang labas niya sa likod. Mga kamoto. Ayan dito. Yan, dito. So, yung fresh air papasok sa ulo mo and then dito lalabas yung ano. Dito lalampas yung hangin. And then, ano pa ba meron dito? Ayun, mapapakita ko sa inyo yung kulay. Sabi, ganda. Oops. Yan. Nardo gray yung kulay niya, mga kamoto. So, 460 euro. So, sabi ko nga kanina, is, ano, nasa 25,000. So ayan, lightweight, premium comfort, carbon aramidic shell, 4 sizes ha. So I think extra small and hanggang basta ganun na lang. Extra small, small, medium small, tas medium large, large, tas XL, XXL, XXL, and then triple XL. Alam ko yun ang sizes niya. So, ayan, ventilation, ultra vision. So, malaki yung vision niya. Makikita niya. Hindi ko kasi matanggal yung to sticker kasi papadala ko pa yun sa Pinas eh.
So, yun, ano pa ba? So, yun, ito, medium large, 5960. So, sa small nila, ang bigat nito is nasa 1,200 grams. So, ito yung pinakama gaang helmet. Ayun, kung nakikita nyo ang gaan. Kung napansin ko ang gaan nga ng helmet na to. Kasi meron din akong HJC, mas magaan to. So, makikita nyo yung ano niya, yung logo ng Italy. Yan, sa double derock retention system niya. Ayan, nice. So, yan, ang ganda ng ano, antibacterial ang foam niya. And then ito, may reflectorized to. So, pag nailawan sa gabi, mag-reflect yan. So, dagdag safety yan sa ating mga rider, no? Ano pa bang nandito? So, yan, yung mga code niya, yan. Solid, MPLK. Ano pa ba? So, yun. Yun lang, mga kamoto. So, share ko lang sa inyo kasi wala pa nitong lumalabas sa Pinas. So, sana makatulong sa inyo pagka gusto nyong bumili ng helmet. So, recommended ko to sa inyo kung ang motor nyo is sport touring o yung mga naked bike. Bagay na bagay to. Pwede rin to sa sport pero mas bagay siya sa sport touring at saka sa naked bike para sa akin, ha. So yan, hanggang dito na lang mga kamoto. Hanggang sa susunod na video. Ciao!